Pinalitan na. Donnie Pangilinan, ipapalit kay Daniel Padilla bilang partner ni Catherine Bernardo. Pero ang pinagbentahan ng kotse ni Daniel, pinapabank transfer ni Catherine Bernardo at pinapaasikaso sa mga abogado. Catherine Bernardo at Daniel Padilla, hindi iiwan ang Kapamilya Network. Pinalitan na. Donnie Pangilinan, ipapalit kay Daniel Padilla bilang partner ni Catherine Bernardo. Sa isang kaganapan ng pagbabago, tila isinasantabi na si Daniel Padilla bilang kapartner ni Catherine Bernardo at ipapalit na ito ni Donnie Pangilinan. Naganap ang unang hakbang sa pag-aalsa ng pagiging endorser ni na Donnie at Catherine para sa kilalang fast food chain na KFC. Ang simula ng pagpapalit ay naganap nang italaga si Donnie Pangilinan bilang bagong endorser ng nasabing fast food chain, kung saan kasama niya si Catherine Bernardo bilang kanilang opisyal na tagapagtaguyod. Ipinahayag ng naturang fast food chain sa kanilang mga pahina sa social media na sina Donnie Pangilinan at Catherine Bernardo ang kanilang dalawang pangunahing tagapagtaguyod para sa kanilang produkto. Noong mga panahong magkasama pa ang Tambalang Katniel, sila ang nagtaguyod ng nasabing produkto. Ngunit sa kasalukuyan, isang malaking pagbabago ang naganap at si Daniel Padilla ay tinanggal na bilang endorser ng nasabing produkto. Walang anuman ang naging reaksyon ng mga taga-suporta ni Catherine Bernardo at Donnie Pangilinan ukol dito, sapagkat ito lamang ay para sa isang endorsement. Mahalaga na tandaan na naging matagumpay ang video ni na Donnie at Catherine, kung saan sila'y nag-endorso sa kanilang kasalukuyang produkto. Samantalang nag-trend ang nasabing video, naging controversial din ang pagpapakita ng pag-aalala ni Donnie Pangilinan kay Catherine Bernardo, na naugma naman sa pangangalaga ni Robbie Domingo. Kaibigan ng dalaga. Mariin niyang nilinaw na magkaibigan lamang sila at walang mali siya sa pag-aalala ni Donnie kay Catherine. Pero ang pinagbentahan ng kotse ni Daniel, pinapabank transfer ni Catherine Bernardo at pinapaasikaso sa mga abogado. Ang perang nakuha mula sa pagbenta ng kotse ni Daniel Padilla ngayon ay kinakailangang ibalik na ni Catherine Bernardo. Nakakagulat ang ipinakalat na revelation ng co-host ng showbiz columnist na si Christy Fermin tungkol sa luho sports car na ibinenta ni Kapamilya star Daniel Padilla sa pinakabagong episode ng Showbiz Now. Ayon kay Fermin, hindi raw magkasosyo sina Daniel at ang kanyang dating kasintahan na si Catherine Bernardo pagdating sa kita mula sa nabentahang kots. Ang buong bayan ay na-shock dahil akala ng lahat, kabilang sina Catherine at Daniel, na sila ay may-ari ng sasakyan. Pero ayon sa kwento ni Fermin, ang nasabing kotse ay second-hand na binili ni Catherine para kay Daniel. Gusto raw ni Daniel magkaroon ng dalawang sasakyan, pero wala siyang pambili. Kaya naman inabunuhan muna ni Catherine ang kotse at ito ay iniwan na sa pangalan niya. Ngunit biglang nagbago ang lahat nang parang ibinabalik ni Daniel ang kotse kay Catherine. Ano bang gagawin ko sa kotse? Hindi ko magagamit yan, ang sabi ni Catherine ayon kay Fermin. Pero ang hiling ni Catherine kay Daniel, ibalik mo na lang sa akin ang pera kasi gusto ko sanang ibenta itong kotse. Hindi nga daw ito nangyari dahil binayaran naman daw ni Daniel si Catherine matapos mabenta ang nasabing luho sports car. Ngayon lang ito lumabas sa kaalaman ng publiko at ng mga netizens. Iniisip ng marami na magkasosyo sila sa kotse, ngunit ayon kay Christy Fermin, ito ay malinaw na hindi totoo. Sabi niya, matatandaan natin, mga ka-netizens, na akala ng lahat, pati na ng mundo ng showbiz, at kahit sa labas nito, magkasosyo sila sa pagmamay-ari ng luho sports car. Habang inaantay pa ang pahayag mula sa kampo ni na Catherine at Daniel para kumpirmahin o itanggi ang balitang ito, itinatangi ni Christy Fermin ang kanilang inilathala. Ilang negosyo ni Daniel Padilla, magsasara na. Pambayad ng utang. Simula nang lumabas ang kumakalat na balita na ibinenta ng sikat na aktor na si Daniel Padilla ang kanyang Chevrolet Corvette sports car, sunod-sunod na naglakas loob na lumutang ang mga espekulasyon ukol sa posibleng pagsasara ng ilan sa kanyang mga negosyo. Matapos ang pangyayaring ito, isang masalimuot na pangyayari ang bumalot sa kaalaman ng publiko. Isang kumpirmadong ulat mula sa ina ni Daniel, si Carla Estrada, ang nagtuturo na ang unang bahay na binili ni Daniel noong siya ay wala pang impluwensyang artista ay nasa bingit ng pagsara. Ayon sa kanyang post,
ang kanilang tahanan ay inaalok sa pamamagitan ng halagang 50 milyong piso. Ngunit, upang maayos ang kasaysayan, iginiit ng pamilya na ito ay inalok na noong nakaraang taon pa bago pa man sumiklab ang kontrobersyal na pagbebenta ng sports car. Inilinaw pa na ang layunin ng pamilya ay ang paglipat sa isang mas malawak na bahay sa southern part ng bansa. Bukod sa kanyang negosyo sa barbershop, tila ba mayroon ding pag-aari si Daniel na lifestyle store na nakatuon sa mundo ng skateboarding. Ayon sa report ni Ogie Diaz sa kanyang showbiz update vlog kasama si Mama Loy at Tita Jigs, mayroon itong nagsasabing 16 branches ang nasabing high-end na tindahan. Isa ring napagtanto ang pagiging kasosyo ni Daniel sa ilang branches na ito, na anya'y nag-aalok ng hanggang 70% na discount. Nang tanungin si Mama Loy kung ito ba ay pag-aari lamang ni Daniel, kinumpirma niyang ito ay may sariling bahagi. Isa itong branch na matatagpuan sa uptown at may malawak na sakop sa iba't ibang lugar. Hindi rin nakaligtas ang mga kapwa-artista na sina Zanjo Marudo at Joshua Garcia na nag-aambag sa ilang branches ng nasabing tindahan. Ngunit, sa ulat ni Ogie Diaz, tila ba may malaking pagbabago sa negosyo ni Daniel. Tanong ni Mama Loy kung ito ba ay maglalabas na ng stock o isang simpleng clearance sale lamang, ngunit nag-iwan ng tanong kung totoo nga bang magsasara na ito. Sa pagtanggi ni Ogie na tapatan ang tanong, ipinaliwanag niya na maaaring naglalabas na lang sila ng natirang stock at hindi na mag-aambag ng bagong supply. Dagdag pa niya na hindi malabong ang dahilan ng posibleng pagsara ay upang bigyang daan ang pagtatayo ng ibang negosyo o ang pagpasok ng ibang kasosyo. Isa sa mga itinuturong rason ay ang posibleng pagtatayo ng resort ni Daniel sa Zambales, na tila ba na-inspire ito sa kilalang resort ni Gerald Anderson na ngayon naging puntahan ng madlang people. Sa kabuuan, habang naglalabas ng sariwang mga detalye ang kaganapan sa buhay-negosyo ni Daniel Padilla, nananatiling tanong kung ito ay bahagi ng isang plano o simpleng yugto lamang ng kanyang profesional na buhay. Abangan ang mga susunod na kaganapan sa negosyong ito habang patuloy na nakatutok ang publiko sa mga hakbang na gagawin ng kilalang aktor. Nananatiling kapamilya. Catherine Bernardo at Daniel Padilla, hindi iiwan ang kapamilya network. Matapos kumpirmahin ng kapamilya network at kanilang mga boss, tiyak na mananatili sa ilalim ng kapamilya network sina Daniel Padilla at Catherine Bernardo. Ito ay pagkatapos ng mga lumabas na balitang maaaring lilipat si Catherine sa ibang talent management. Ang kilalang aktor na si Daniel Padilla ay kinumpirma mismo ng Star Magic, ang talent agency na siyang naghahawak sa kanyang karera, na mananatili siya bilang kapamilya. Ito ay nagdulot ng maraming usapan at kakaibang hinala hinggil sa posibilidad na lilisanin na ni Catherine Bernardo ang kanyang kasalukuyang istasyon. Sa mga naglabasan na balita, marami ang nagbigay katwiran na si Catherine ay posibleng hindi na magre-renew ng kontrata sa Kapamilya Network pagkatapos nitong mag-expire. Ngunit ayon sa pahayag mula sa kampo ng aktres, ito'y isang malupitang misinterpretasyon. Nilinaw ng mga tagapamahala ni Catherine na walang katotohanan ang mga chismis na naglalakad na parang usap-usapan na siya ay lilisan na sa Star Magic at Kapamilya Network. Sa ngayon, malinaw na mananatili si Catherine bilang kapamilya at plano niyang magre-review ng kanyang kontrata sa Star Magic. Hindi totoo ang mga balitang ito na naglalakad na siya'y lilisan sa Kapamilya Network at lilipat sa Crown Artist Management. Ang mga tagahanga ni Catherine ay nagbigay ng suporta at nagsabi na kahit ano paman ang mangyari, mananatili silang nagmamahal at sumusuporta kay Catherine Bernardo. Ang kanilang dedikasyon ay nagsilbing inspirasyon para kay Catherine na patuloy na magtagumpay sa kanyang career.